Hi everyone! Good day po sa lahat! Welcome back again sa aking channel, Maricel Montemayor. For today's video is all about the continuation of the sloop canopy installation, Day 3. Pero bago ang lahat, we would like to thanks and shout out po sa kanilang lahat, kay Boss Roddy at sa kanyang dalawang helper. Thank you po, Sir and Boss, dahil satisfied kami and amazing result talaga ang trabaho ninyo. So sa ngayon, tinapos ni Boss Roddy ang unfinished job sa second day. Yung dulo ng 1x2 rectangular tubes ay nilagyan niya ng maliit na metal para i-cover yung maliit na butas para maiwasan itong tirahan ng mga maliliit na insekto gaya ng mga bubuyog. Itong helper number 3, nilagyan niya ng body filler or masilya ang square tube ng 1x2 dahil nagkaroon ito ng maliliit na butas. Nasubrahan ito ng voltage welding machine kaya ito nagkaroon ng butas sa dulo. Pero may initiative din sila para maiayos ang mga butas nito bago ito lagyan ng metal primer. Same thing with helper number 2, ginamitan niya ng grinder ang dulo ng rectangular tube para magkaroon nito ng makinis na surface ang dulo nito. So again, si Boss Roddy nagkabit siya ng another 1x2 na rectangular tube para may powder din ang Spanish gutter at dagdag sulit sa gutter. Nang sa ganun, pantay ang resulta at hindi nagkatiwangwang. Pag isang rectangular lang kasi ang ikabit, ang resulta ay hindi ito pulido at matibay. Malagyan ng body filler or masilya, ang next na ilagay yan pag matuyo na siya is ang metal primer na color red. Then ang last touch talaga dyan na ang ilagay is color black na paint. As you can see guys, may nakikita kayong dalawang bakal na maliliit na kinabit doon sa dulo ng unit para pandagdag tibay ito sa pundasyon. Kung sakaling may akyat na tao, hindi ito madaling bumigay. So ito guys, itong nasa kaliwa, gumawa sila ng maliit na tube para ito sa dalawyan ng tubig ulan. Tapos itong nasa kanan naman, nilagyan nila ito ng Volcasil para pag-iwas sa leaking sa tubig ulan. Gumawa din sila ng maliit na piraso sa gutter para malagyan ng takip ang dulo ng gutter. So dito sila medyo natatagalan dahil napakatrabahoso pala itong proseso nito. Same thing after matapos gumamit sila ng drill, pagbutas at nilagyan ito ng rebates. So ito pala guys, kasama ito sa materials for installation of canopy. Hindi ko lang siya nailagay sa day 1. So kasali siya, ang pangalan nito ay Hardiflex. Gagamitin ito para sa pang-powder sa Spanish gutter para pang good look
tingnan sa harap. Bali, dalawang option po dito, pwede kayo gumamit ng marine plywood or hardyflex. Then after nyan, nasa inyo na kung anong kulay ang gusto nyong ipintura na nababagay sa roof ninyo. So ayan na siya guys, kinabit na ni helper number 2 ang tubo na ginawa nila kanina. Ito yung lapasan ng tubig ulan. Tapos ginamitan nila ng drill at saka rebates. Ayan na siya, kinabit na nila guys ang hardyflex pang walling sa Spanish gutter. At the same thing, ginamitan din ng drill at rebates. Dito guys, dapat talaga na pantay talaga ang pagka-dikit ninyo or pagka-install ninyo sa hardyflex. Kasi once na hindi siya pantay, so makikita talaga ang kinalalabasan pag once na install na yung Spanish gutter. So makikita talaga na hindi pantay yung linya ng hardyflex. So pangit tingnan guys. So dapat talaga i-make sure ninyo na before i-install ninyo ang hardyflex, dapat talaga na pantay ang linya nito. So ito na ang dalawang Spanish gutter. Sinukat para makuha nila na tama yung sukat nito. Same thing, binutasan at nilagyan ng rebates. Yung dalawang Spanish gutter, idinugtong nila para makuha talaga yung measurement doon sa taas. Dapat talaga guys, walang labis, walang kulang. Kung ano yung measurement sa taas, yun yung puputulin ninyo dito sa dalawang Spanish gutter. Ayan siya, so binutasan at nilagyan ng rebate sa gitna. Yan yung dugtong ng Spanish gutter. Ayan na siya guys, installing na sa Spanish gutter, sumalapit ng matapos. So after dito sa Spanish gutter, ang next na naman nila na install is yung roof, color roof. Naku, patay tayo ngayon guys kasi umaambo na, malakas yung hangin, kawawa naman sila. Ayan siya. Thank you.
ito yung color of design namin. Ang color is red maroon. Sinukat muna nila at pinutol nila para pagdating sa taas, tuloy-tuloy ang paglagay nila ng text screw. So, ang ginagamit nila sa pag-install dito sa roof, guys, is hindi siya rebate. So, ang ginamit nila is text screw. Yung mahaba siya, guys, na makapal. Installing nila sa roof. Next naman na install nila is ang wall flashing. So, ang binili namin na wall flashing is dalawa, guys. Para sa left and right, doon nila ilagay. So, bago din nila ilagay, install, susukatin pa rin nila para fix na. Kagandahan dito, guys, at nagustuhan namin yung wall flashing, kinuna nila ng sukat doon sa color roof para matrim cut nila ang design. Alright! Natrim cut na nila ang wall flashing, nakuna na nila ng shape doon sa color roof. So as you can see, guys, napakaswak talaga yung trim nila. By the way, shoutout nga pala sa aking father at binabati ko siya ng happy birthday kasi birthday niya last October 29. At thank you nga pala pa sa gift na binigay mo sa akin, itong canopy. Alright, this is the final look of slope canopy installation. I hope na nagustuhan nyo ang aming video at magkaroon kayo ng malaking idea about the installation of canopy. By the way, guys, please pa-help naman, pa-like and subscribe sa channel ng aking sister, Janet Japan Life. Ang content niya is about cooking, so marami kayong matutunan doon, guys, about sa cooking ng food.